welcome back to our channel, panibagong video na naman po. For today's vlog, ang pag-uusapan naman po natin about sa trending at isa din po ito sa mga top rare variety ng mga Mayana or Coleus plant. Pero bago po ako magsimula sa hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Joyce and kung bago ka lang sa akin channel, please do subscribe and pakiclick nyo na din po yung notification bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko and please like na din po. So ayun guys, yung mga avatar ko. Ayun. So medyo marami din po akong variety ng avatar. Ipapakita ko po sa inyo and ibababa ko muna sila dito para makita natin. Ito na po yung mga collection ko ng avatar. Medyo madami na din po sila and iba-ibang variety na din. And syempre, alam natin guys na trending po ito si Avatar Mayana. Isa sa mga top rare na variety ng Mayana or Coleus plant. Medyo may pagka-pricey lang po ito. Yes guys, medyo mahal po siya compare po sa ibang variety ng mga Mayana. Siguro po kaya medyo mahal siya, medyo pricey kasi isa po ito sa mga nag-trending. Syempre hindi makukumpleto ang ating Mayana collection kung wala po ito si Avatar. And isa pa guys, based po sa experience ko, ito pong mga Avatar Coleus plant ay mahirap pong ipropagate. Ito pong mga avatar collection ko, binili ko po ito cuttings kay Ma'am Ginger from Davao City pa guys. Bali 18 cuttings po yung binili ko kay Ma'am Ginger. Sad to say guys, yung 8 cuttings po natunaw. Meron po ako ditong pink variety ng avatar. Yan guys, ang ganda niya, 'di ba? And medyo malaki na din po siya, makapal na rin, medyo lush na po. And meron din ako dito na medyo maliit pa, pero pink din po ito na avatar. So akala ko noon hindi po siya mabubuhay. Ayan guys, naubos po yung dahon sa baba niya. So ito, natutuwa po ako kasi nilipat ko siya sa bright light, medyo nada-direct sunlight po siya ng mga 5 hours, ganyan na po yung itsura niya. And meron din po ako nitong white. Ayan, maganda rin po siya guys. Ang ganda, di ba? Malaki na din po yung dahon niya. Kaso lang, medyo mahirap lang po itong i-propagate. Ito naman guys, na isang variety ko. Ayan guys, meron po siyang pink line sa dahon niya and nage-yellowish sa gitna. And ayan po yung details ng dahon niya. And ito, malaki na din po yung dahon, kaya natutuwa po ako dito. Meron po pala ako dito na napansin, dito sa isang variety ng avatar, ito guys. Ito po yung medyo hindi mahirap i-propagate, ayan po siya. And madali din pong lumaki yung dahon niya. Yung mature leaves niya guys, white po yung nasa gitna. Malaki na din po yung mga dahon niya. And ito naman guys, si white avatar po ito. Ito yung mahirap ipropagate. Ayan guys, oh. So ito medyo na sunburn po yung leaves niya. Meron din po pala akong Davao duckfoot avatar. Ito guys, akala ko po dito mamamatay siya. Kasi sabay-sabay ko po itong tinanim at saka yung sa white avatar. Ayan guys, oh, natunaw po yung nasa ibabaw niya. And akala ko talaga hindi siya makakasurvive. So pinasok ko po siya, inalagaan ko talaga. Buti na lang may mga bagong dahon na. Medyo maliit pa yung dahon niya, pero at least guys, buhay na po siya. Nasakto po kasi nung pre-nopagate ko po ito si duckfoot nung tinanim ko. Halos mag 1 week po yung ulan dito sa amin. Ang lakas guys, lagi po siyang nauulanan. So natunaw po yung stem niya. Ang ginawa ko po, kinat ko po yung natunaw na stem kahit maiksi na guys. So nagbabakasakali lang ako na sana po mabuhay po itong duckfoot. Kaya ito guys, natutuwa ako kasi nilipat ko po siya sa hindi nauulanan. Ayan na siya.
medyo marami-rami na po ang mga dahon niya. Napansin ko din po pala dito sa mga avatar na yung mga old leaves guys, natatanggal po siya. Kaya ayan, nagiging leggy po yung ating mga avatar Mayana kasi nagtatanggalan po yung old leaves niya. Sa pagdidilig po pala nitong mga Mayana, hindi po siya katulad ng ibang variety ng mga Mayana. Kasi guys, ito po, ayaw po nila na na-over water po sila. Yung sobrang moist guys, ayaw po nila yan. Maglalaglagan po yung mga dahon nila. Mas gusto po nila yung nadadry yung soil. Alam nyo ba na sa lahat po ng variety ng Mayana ko, ito lang yung chini-check ko yung soil niya. Dinidip ko po yung finger ko, mga 2 inches. Yan, mararamdaman nyo naman guys na moist pa yung lupa niya or hindi na. Hindi katulad ng iba pong variety ng Mayana na kailangan nila yung tubig, everyday dilig po sila, umaga hapon, okay lang po sa kanila. Pero ito pong mga Mayana, hindi po pwede guys. Natutunaw po yung stem nila. Ito po, nakalagay po ito dito sa harap ng terrace namin at nadadirect sunlight po siya ng 1 PM hanggang pahapon na guys. Kaya mas lalo pong tumingkad yung kulay niya and gumanda po siya. Compare po dun sa dating pinaglalagyan ko po dito sa mga avatar ko na sa shaded part po sila. Medyo dark po yung dahon niya, hindi po ganito kaganda yung foliage niya. Kahit nakaka-challenge po na i-propagate tong mga avatar, itatry ko pa din po mag-propagate and dito ko po siya ikakat. Medyo leggy po kasi ito na variety ko ng avatar guys, ito. Dito ko siya ikakat para makabelo na po, lumaki na po yung mga bagong pasulpot niya na dahon guys, yan. So ikakat natin dito para gumanda na din po siya. So mababa pa. Kakapal na po yan. Ayan, medyo malaki na po ang dahon nito. And papantayin ko na guys, ito, babawasan pa din natin to. Ang gaganda na sana ng leaves nila guys, o ang lalaki pa. Kaso medyo leggy po siya. Kaya, ang solusyon po dyan, ikakat natin para makabelo na po yung mga baby na dahon na mga pasulpot. And ito din po, medyo leggy na siya, kaya magka-cut din po tayo, mga 2 cut guys. Ayan o, medyo mahaba na po siya. So, dito naman tayo magka-cut. Yan, medyo malaki na din yung mga baby niya guys o. Yan, tapos dito para pantay po yung taas niya, dito tayo magka-cut. So, ganun po talaga, kailangan nating i-sacrifice yung mga magagandang dahon ng mga Mayana, yung nasa top cut guys. Para maging lush na po yung mother plant and makaparami din po tayo ng ating mga avatar Mayana or Coleus plant. Ito po yung soil mix na gamit ko dito sa mga avatar. Garden soil po ito na merong rice hull. And ito na din po yung itatanim natin, yung 4 na cuttings na kinat natin kanina. Yung ratio po ng soil mix ko, 30% po ng garden soil and 70% po ng rice hull. Mas madami po yung rice hull guys para madali pong madrain yung tubig niya. Ito na po yung bagong tanim na avatar. Hopefully po mabuhay siya. Hindi ko na po siya didiligan kasi dati na pong basa yung soil mix niya. And ilalagay ko po siya sa hindi muna naiinitan. So hanggang dito na lang po ang aking video about po dito sa avatar, Mayana or Coleus plant. Sana po meron po kayong natutunan and nagustuhan nyo po itong video na shinare ko po sa inyo. And kung bago lang po kayo sa akin channel, please do subscribe and pakiclick nyo na din po yung notification bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko and please like na din po.
Thank you for watching. Bye, everyone.